1 Timothy chapter 2 verse 11 to 12. At kung may nagtuturo, dapat tahimik na makinig ang mga babae at lubos na magpasakop. Hindi ko pinahihintulutan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kailangang tumahimik lang sila. Pinagbabawal nga ba ng Biblia na mangaral ang mga babae? Let the Bible speak. Sabi sa Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 12, at kung may nagtuturo, dapat tahimik na makinig ang mga babae at lubos na magpasakop. Hindi ko pinahihintulutan ang mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki. Kailangang tumahimik lang sila. Para maunawaan natin ng wasto ang mga talatang ito, ay may dapat tayong isaalang-alang na mga alituntunin sa tamang interpretasyon o hermeneutics. Ito ang malimit kaligtaan ng mga nag-aaral ng Biblia. Narito ang mga katanungan na dapat nating alamin para maunawaan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga talata at kung paano naunawaan ito noong unang nakabasa ng sulat ni Paul, si Timothy at ang iglesia sa Ephesus na pinamumunuan ni Timothy. Una, ano ang sitwasyon ng mga babae sa Ephesus? Pangalawa, may issue ba sila tungkol sa mga babaeng nagtuturo sa iglesia ng Ephesus? Pangatlo, ang tinutukoy ba ni Paul na babae ay lahat ng mga babae? Pang-apat, meron ba tayong mababasa sa ibang bahagi ng mga sulat ni Paul para malaman natin ang attitude niya tungkol sa mga babae na nagtuturo sa iglesia? Madaling magkamali ng unawa sa mga talatang ito at gawing pangkalahatan sa lahat ng babae ang sitwasyon ng mga babae sa Ephesus. Hindi tama ang ganito. May specific na problema sa iglesia ng Ephesus kung bakit nasabi ni Paul ang mga talatang ito. Isa sa dahilan ng pagbabawal sa kababaihan na huwag magdumina sa pagtuturo ay dahil nahirati o nasanay na sila sa pagtuturo at pagsamba sa templo ng mga diyos-diyosang si Artemis at Diana. Ang mga babaeng ito ay mga bagong converts lamang sa Kristyanismo. Kaya sinabi ni Paul na hindi niya pinahihintulutang magturo ang mga babae sa iglesia upang maiwasan ang mga maling katuroang alam ng mga dating courtesans na ito. Paul did not forbid woman from ever teaching. Basahin natin ang Acts chapter 18 verse 24 to 26. Samantala dumating sa Efeso ang isang Hudyong nasa Alexandria. Ang kanyang pangalan ay Apollos. Mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Naturuan na siya tungkol sa pamamaraan ng Panginoon. Masipag siyang mangaral at tama ang kanyang itinuturo tungkol kay Jesus. Pero ang bautismong alam niya ay ang bautismo lang na itinuro ni Juan. Hindi siya natakot magsalita sa bahay-sambahan ng mga Hudyo. Nang marinig ni na Priscilla at Aquila ang kanyang itinuturo, inimbitahan nila siya sa kanilang bahay at ipinaliwanag nila ng mabuti sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. Apostle Paul commended co-worker Priscilla and Aquila, taught Apollos, the great preacher. Paul frequently mentioned other women who held possessions of responsibility in the church. Phoebe worked in the church in Romans chapter 16 verse 1. Mary, Tryphena, Tryphosa, and Persis were the Lord's worker in Romans chapter 16 verse 6 and chapter 12, as were Euodia and Syntyche in Philippians chapter 4 verse 2. Paul was very likely prohibiting the Ephesians woman, not all women, from teaching. Paul did not want the Ephesian woman to teach because they didn't yet have enough knowledge or experience. Number two, the Ephesian church had a particular problem with the false teachers. Evidently, the women were especially susceptible to the false teachings because they did not have enough
biblical knowledge to discern the truth. Woman should not dictate to man, but exercise the rights to teach, prophesy, or preach, pray, and do other things under the authority of man. In silence, it was the custom then for the men to speak up in public assemblies, to ask questions, and even interrupt the speaker when they did not understand. But this liberty was not granted to women. Ang pinakadakilang trabaho sa misyon ng tunay na iglesia ay ang gawing alagad ni Kristo ang lahat ng bansa. Sa trabahong ito, kasali din ang mga babaeng believers dahil sila ay bahagi rin sa tunay na iglesia na nagmimisyon. Kaya't kalooban din ng Diyos na mangaral at magturo ang mga babae, gaya rin naman ni Priscilla, isang babaeng Kristiyano na nagturo kay Apollos. Ito ay makikita sa aklat ng Acts, chapter 18, verse 24 to 26. Samantala, dumating sa Efeso ang isang Hudyong taga-Alexandria. Ang kanyang pangalan ay Apollos. Mahusay siyang magsalita at maraming nalalaman sa kasulatan. Naturuan na siya tungkol sa pamamaraan ng Panginoon. Masipag siyang mangaral at tama ang kanyang itinuturo tungkol kay Jesus. Pero ang bautismong alam niya ay ang bautismo lang na itinuro ni Juan. Hindi siya natatakot magsalita sa bahay-sambahan ng mga Hudyo. Nang marinig ni na Priscilla at Aquila ang kanyang itinuturo, inimbitahan nila siya sa kanilang bahay at ipinaliwanag nila ng mabuti sa kanya ang pamamaraan ng Diyos. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, biyaya mo.
kita, taas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Habang may